Okay mga bossing, eto, panibagong video na naman tayo sa araw na ito. At eto, for today's video natin. So, meron tayo ditong Mio Soul i125 FI ito mga bossing. Okay, so shoutout sa may-ari nito na talaga namang napaka supportive sa ating shop at sa ating channel. So, apapakabait ng mga may-ari na yan. So, ang nagamit kasi ng unit na to is yung anak. So, ang issue ng unit na to mga bossing is napakaingay ng kanyang makina. Okay, mamaya papadinig ko sa inyo kung ano ba yung ingay na sinasabi ko. Okay, so etong unit na to, dito lang talaga to ginagawa. So, ang gumagamit niya ay yung anak. So, anong nangyayari? Sabi nung anak, so, pagka daw ilang beses na kasi itong nadala dito sa shop na pag chine-change oil, halos wala na kami nakukuhan lang is. Pakukaunti na lang. So, ang sabi nung customer na gumagamit, ayun niya, pagka daw nararamdaman niya na medyo maganit na at medyo may konting ingay na, so, kailangan na i-change oil. Okay, so, mga bossing, huwag niyong gagayahin yun. Ano? Okay, so, bigyan niyo ng tamang maintenance yung inyong mga unit, gaya ng unit na to, kung halimbawang ganun din yung magiging ano niyo sa inyong motor. So, aantayin nyo pang umingay bago nyo i-change oil. Eto, ganito mangyayari sa unit nyo. Okay? So, para maiwasan nyo yung ganitong pangyayari, so, i-maintenance natin ng ayos. Okay? So, eto, i-check natin, paanda rin natin mga bossing at pakinggan nyo yung ingay na sinasabi ko. Okay, so ayan mga bossing, pakinggan nyo naman talaga namang napakaingay ng kanyang makina. So ito naman, check naman natin kung gaano kadami yung kanyang langis. Okay, so ayan nga, nakita nyo naman, may langis pa naman. Okay, so wala, halos hindi pa nakaisang tasa yata yung langis niya. So kalimitan, laging ganyan. So, anong nangyayari, lagi niya i-change oil. So, wala na nga nakukuha. Ang gagawin lang dati is nilalagyan ng langis. Kasi, ina-advise na namin na kailangan ng buksan. Pero dahil nga low budget daw. So, ayun niya, i-change oil, lagyan ng langis. Natatanggal naman yung ingay. Okay, so ngayon sa pagkakataong ito, talagang hindi na nawala yung ingay. Ang tagal na niyang naandar, talagang ano, wala na. Bumigay na, maaaring possible doon sa tunog niya, possible ay connecting rod or side bearing or di kaya ay sigurado dito ay black kasi overheat naubusan ng langis. So bubuksan muna natin yung nasa may yung ibabaw niya, yung kanyang pinaka head at bubunutin muna natin yung black para ma-check din natin yung kanyang connecting rod. Okay, so yung sa nakita nyo naman kanina doon sa ating dashboard, so may nakailaw yung kanyang FI light, yung may check engine. So, yung check engine na yun, mga bossing, yun naman niyano lang sa speedometer. Okay? So, eto, natanggalan natin yung upuan. So, babaklasin natin at ihihiwalay na natin yung kanyang mismong buong makina doon sa kanyang pinaka-chassis. So, para mas madali at mas mabilis natin mababaklas yung head at saka yung kanyang block. So, para mas madali na rin natin ma-check yung kanyang connecting rod. Kasi kailangan natin i-check yung connecting rod bago natin i-overhaul. So, dun muna tayo sa basic. Dun muna tayo sa unang bahagi ng makina. Okay? So, ito at nabaklas na natin yung kanyang head. At ito nga, ang lumabas sa kanyang block. Kung makikita nyo, yung kanyang block talaga namang kayod na kayod. Ayan o, oh, mga boss. Oh. Okay? So, kayod na kayod at pangita talaga na naubusan ng langis kasi overheat yung mga ganyang itsura ng
mga black. Pati yung kanyang piston, talaga namang kayo na kayo din. Ito, papakita ko sa inyo. Tanggalin lang muna natin mga bossing. So, pakita ko sa inyo malapitan eh, no? Kayod na kayod. So, dati, nawawala pa yung ingay pag nalalagyan ng langis. So, dahil ilang beses na nga siyang ganyan yung sistema na laging naubusan ng langis. So, yan na. Wala na. Bigay na talaga yung kanyang block at saka yung kanyang connecting rod. So, upon checking din naman natin yung kanyang connecting rod. So, wala namang ingay yung kanyang connecting rod. So, dito muna tayo nag-base sa kanyang block at saka piston. So, ito yung mga parts na ating ipapalit. So, original parts ito from Yamaha talaga. Kasi yun talaga yung request na may-ari. Huwag daw papalta ng mga local parts. Okay, so ito, bukod-bukod kasi pag binili natin sa Yamaha yan, bukod-bukod yung part na yan. So, bukod yung block, then ito yung piston, bukod din yan, then nakabukod din yung kanyang piston ring. So, bukod-bukod parts, then yung kanyang piston lock, yung kanyang piston pin. So, papalitan na rin natin ng valve seal dahil nabuksan na rin naman natin para mawala na yung pagbabawas niya ng langis. Okay, so kasi kaya nagbabawas ng langis yan ay dahil sa luwag na yung kanyang valve seal dun sa kanyang barbola. Okay, so kung kaya na uubos at nababawasan yung langis hanggang sa hindi na namomonitor ay wala na pala ng langis. Okay, so hindi ko na nabidyohan yung pag-andar niya nung mabuo namin kasi nakalimutan ko na i-video yung unit. Pero yun lang mga bossing, yun lang yung naging problema ng unit. So yun lang yung pinalitan natin. So nakuha natin doon sa ibabaw na parte ng makina. So hindi natin na siya hiniwag na ng buong overhaul. Okay? So yun lang mga bossing, ma-share at may tuturo ko sa inyo at may papayo ko sa inyo sa pag-maintenance ng ating mga unit. Okay? So proper maintenance ang kailangan para tumagal ang ating mga motor. So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood at nawa po ay nakatulong ulit sa inyo ang video ito. So kita-kits po ulit tayo sa susunod natin video at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. So God bless po sa ating lahat and salamat po.